Ang pagbalik lang nito guys ay napakasimple lang. Pasok mo sa... Good day sa inyo mga paps and welcome back to my channel. Sa ngayon, kakatid ko lang sa misis ko sa trabaho niya. So, ang bala ko ngayon ay bibili ako ng fuel filter ng contact lid natin. Palagi ko lang ito na kakalimutan kaya kailangan nyo natin. Kailangan ko na sa palang papalitan dahil nasa 30,000 yung odometer ko. So, dito lang yan, Pop, sa madadaanan din natin sa Katipunan pa-uwi na ako. Ang actual location natin pala ngayon ay dito sa Cubao. Aurora ito, patawid tayo ng EDSA. So, kung nagtatanong kayo, especially na sa mga bagong contact lens owner dyan, ano nga ba yung importansya ng fuel filter natin? Mga pop, ang fuel filter natin ay malaking na itutulong dito sa motor natin. Siya ang nagsasala ng dumi na sintis na kung meron tayo sa tanke natin. O di kaya, kung ikaw, papagas ka sa ibang gas station. So yun nga, kung sinabi ko na palit-palit ka ng mga pagpagasalina kung saan sa mga gas station, hindi naman sinabing maiwasan yan dahil especially nag-long ride tayo. Kung saan tayo naabutan ng mababa ng ano natin, yung gasolina natin, ay doon na tayo nagpapagas. So yun nga guys, ang fuel filter kasi ang pinaka main na function niya ay sasalain niya para hindi mapunta yung dumi sa fuel injector. At saka isa rin, para hindi rin ma-damage yung fuel pump. Kasi ang contact lens natin ay may fuel pump, lalong-lalo na sa mga unang lumabas. Dahil yung click na to ay pagkalabas niya pa lang, pagkalabas niya talaga ay fuel injector niya siya. So yun nga guys, pupunta ako sa Honda mismo, doon ako bibili ng pyesa para sigurado tayo na genuine yung mabibili natin. So samahan niyo ako doon tayo sa Honda Katipunan. Let's go!
park dito. Dito tayo pupunta. Dito lang po na ng declaration dito. At ito nga pala, Pops, ang nabili natin na Honda Ryan ko binili sa ano. Bali, yung pagkabili ko nito ay 260. Medyo nagmahal na ngayon. So, halika kayo. Umpisa na natin. So, sa ngayon, Pops, bago tayo mag-umpisa pala ay titingnan natin muna. Papakita ko sa inyo yung odometer ko bago ko sa papalitan. So, ayun guys, nasa 30,896 siya. Tsaka, ang bibigay ko sa inyo tips guys na dapat pag nagpalit kayo ng fuel filter ay hindi puno yung ano nyo, yung tanki nyo. Kasi para mas madali siyang ma-access. Dahil kung puno ay aapaw siya dahil may tatanggalin kayo doon, may kakalikutin kayo doon. Kumbaga, hugutin nyo yung filter niya. Tsaka isa pang tips ay kailangan walang na habang nagtatrabaho kayo ay walang may naninigarilyo sa palibot dahil yun nga may gasolina yun, baka sasabog o di yun ang mga isang dahilan na dapat natin tatandaan. So halika guys, umpisa na natin. So umpisa na natin mga Pops. Yan, dito nga pala itong tatanggalin natin dalawang screw. Pero para ma-access ko siya na maayos ay tatanggalin ko rin itong U-box. Tatanggalin ko rin dito ang dalawang screw pati yung mga nut dito. 10 mm lang naman yan. So ito pala yung gamitin lang natin basic ang mga tools. So halikayo, upisa natin. Sunod na rin itong tatlong nut dito, Pops. So ang gagawin pala natin na ngayon ay tatanggalin natin ito at saka yung ito. Ang pagtanggal lang nito ay simple lang, pipindutin nyo lang dito. Tapos hugot. Ayan. At saka yung dito. Ngayon nakasunod dyan ay tatanggalin natin ang apat na nut dito. Gamit ang 10 mm na keyring siyang ginamit ko. Ito po. So ayun, medyo madumi yung malika po. So linisan ko muna. So ayun guys, natanggal ko na siya. Medyo madumi kaya punasan natin. Para pagbaklas natin ito ay hindi papasok sa loob yung mga alikabok sa gasolina.
ito siya guys. Medyo okay pa naman yung filter, pero parang may mga lumot na. So ayan guys, nakikita niyo yan, medyo kinakalawag na yung panggilid ko. Saka may nahulog na rin ng mga kukunting mga dumi doon sa baba. So lilinisan ko muna ito, panggilid ko. So ito pala yung o-ring niya guys. Linisin ko lang muna ang panggilid. Pero sabi ng mga iba dyan, advisable na papalitan daw ito. Pero sa tingin ko okay pa naman. Wala na ako kasing budget na pabili. So dito naman guys, sa may pinakapuno ng pump niya ay linisin ko rin. Para pag ibinalik ko, hindi kakalang yung mga kalawang dito para magiging silyado siya. Nagupos yung paglilik ng gasolina. So konting linis lang to guys. So sunod natin yung pagbaklas ng itong filter na to. Ang pagbaklas nito guys ay meron siyang parang clip siya. Yan, binubuka yan. Nagkabilaan yan guys pag binuka siya. So ganito siya guys pag nagkuha. Yung isa yan, ganun. Tapos iikot, ibubuka siya tapos iikot. Yan lang po. Tsaka tanggalin pataas. Yan siya. Ganun na katuli guys. Dito meron siyang o-ring na naiwan. So meron siyang o-ring naman dun sa bagong sa replacement na o-ring. Tatanggalin natin din po. So ito nga pala yung binili ko. Bubuksan ko na. Yan, ito siya. Saka yung may o-ring din siya sa hawa. Kasama po ang o-ring yan. Ito. So ito nga pala guys, yung differences nya. Ito yung bago, ito yung luma. Ito yung mga o-ring nila. May kanya-kanya sila o-ring. So medyo talagang palitin na rin. So halikay guys, ibalik nga natin. So umpisa na natin pagbalik guys. Ito yung pabalik ko na yung tuna kong o-ring. Yan, ganyan. Tapos pag ganun siya, para pupunta siyang ganun. Kasi ang pinaka ano niyan ay ganito. Nagaganyan siya. Yan. So ipasok muna yung ganyan. Push pababa. Tapos para mag-clip siya. Yun, nag-clip na po siya. Okay na po yun. So guys, ibabalik natin ng maingat itong bagong ano natin, fuel filter.
So guys, may minsan nakikita ko sa Facebook na mga comments nila doon ay nagtatanong kung paano ibabalik yung fuel line dito. Ang pagbalik lang ito guys ay napakasimple lang. Pasok mo sa, isagad mo sang diretsong ganun. Pagsagad mo sang diretso hanggang mabot niya yung pinakadulo doon ay malalak na siyang ganun. Ganun lang po yan. So ayan guys, naibalik na natin yung fuel line niya, yung sensor niya sa ECU at saka sa panel. So itatry natin. So ngayon tatry natin na i-on kung lalabas ang sensor niya dito. Yun, may narinig kayo dito. Yan magiging nag-activate kung baga yung ano niya, yung fuel pump niya dyan. So ibig sabihin ay okay yun. So ito nga pala siya, nagbi-blink-blink. Naubos ng gasolina ko. So okay siya guys. Ayos yung ano niya. So ibalik ko na yung So guys, okay na lahat, na ibalik ko na at papaandarin natin. Tatry natin kung gagana. Ayun. Mandar po siya guys. Okay siya. So maraming salamat sa panonood mga guys. At sana may natutunan kayo, may nakukuha kayong impormasyon. So, huwag niyo na lang kalimutan na paki-like and subscribe. O mag-comment din kayo para mapag-usapan natin ang mga kulang ko sa video. So, hanggang sa muli. Thank you very much and God bless. Ares sa inyo lahat.